I believe na ang pinakamahirap na tanong ay yung what is the value of x? What is the value of x? Para sa akin, iyan ang pinakamahirap na tanong dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Hindi ko alam ang sagot kung anong value ng x. Dahil kung x ka na, bakit may value ka pa kung x ka na? Bakit umalis ka na pero parang andito ka pa? Kung X ka na, bakit may epekto ka pa? At pag iniisip ko yung value of X, iniisip ko rin yung sumusunod na letra, yung Y. Why did it happen to us? Bakit wala ka na? Bakit wala ka na at nandito pa ako? Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa din alam ang sagot ng what is the value of X. Naniniwala ka ba na pwede pang maging magkaibigan ang X na? Sabi nga nila, kung ang X mo maging kaibigan mo, ibig sabihin, either mahal mo pa siya o hindi mo talaga siya minahal at all. Pero kung minahal mo at nagkahiwalay kayo, magkakakilala na lang kayo, pero hindi kayo magkaibigan. Kasi, ang kaibigan, yan ang matatakbuhan mo sa oras ng kalungkutan at nasasaktan ka. Pero yung ex mo, hindi mo naman matatakbuhan lalo na pag mayroon ng jowang iba, magiging problema pa. Pinaninindigan kita, hindi kita iniwan kahit hindi na masaya, kahit di na nakakilig, kahit mahirap na, hindi katulad mo, hindi katulad nyo. Pag di na masaya, aalis na. Pag di na nakakakilig, mang-iwan na. Pag may problema, mawawala na. Bakit ba ang pag-ibig? Sa kilig lang? Bakit ang pagmamahal ba? Sa saya lang? Ang pagmamahalan ba? Walang problema? Perpekto ka. May kulang ba sa pagmamahal? Walang kulang sa pagmamahal. Meron lang talagang hindi makontento. Yung salitang kulang, maaaring sa'yo, nagkulang, pero para sa akin, sapat na. Pero maaaring nagkulang ako sa'yo, pero baka yun yung paraan para wala nang masaktan. Kasi kung sapat ako, wala ka nang hahanapin pa. Di ba may kasabihan? You will know that it's love, with that love is unconditional. Yung wala na siyang maibigay sa'yo, pero mahal mo pa rin siya. Di mo naman mamahalin ang isang tao sa kung anong nakukuha mo, di ba? Mamahalin mo yung tao kahit wala kang makukuha. Yun yung pinakasimpleng rason na di ko maintindihan basta't mahal mo lang siya. Huwag kang mag-I love you kung di mo kayang panindigan. Huwag kang mag-I love you kung di rin kayang pagtiisan. Huwag kang mag-I love you sa babae kung di mo kayang antayin kung matagal siya. Huwag kang mag-I love you sa babae kung di mo kayang tiisin kung mapapraning siya. Huwag kang mag-I love you kung di mo naman kayang ipakilala sa mga kaibigan at mga magulang mo. Huwag kang mag-I love you kung di mo kayang ipagsigawan na girlfriend mo siya at boyfriend ka niya. Huwag kang mag-I love you kung di mo kayang ipangalandakan siya. Huwag kang mag-I love you kung di mo kayang i-post ang picture niya sa Facebook. Huwag kang magsasabi ng I love you, pero pag tinatanong kayo, sasabihin nyo, hindi, friends lang. Huwag kang mag-I love you kung di mo siya kayang hawakan sa kamay habang naglalakad sa kalsada. At huwag kang mag-I love you kung di mo siya kayang halikan na may nakakakita. Huwag kang mag-I love you kung lihim lang din naman. Kung mahal mo, ipost mo ang picture niya sa Facebook. Gawin mo ng tama at ikasasaya niya. Hindi yung para sa inyong dalawa lang at kayo lang dalawa ang nakakaalam. Kasi masarap yung I love you kung ipagmamalaki at ipangalandakan.
naka-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe po and hit the bell button below para maging update kayo sa mga susunod kong videos. Thank you!